Sa isang magarang residential area sa Fallbrook, California, nakatira ang pamilya ng mag-asawang Laura at Joe Eustachio. Malaki ang bahay nila at masasabing magaan ang kanilang pamumuhay. Si Joe Ward ay isang ahente ng real estate at isa ding rugby coach. Mabait si Joe Ward ayon sa mga taong nakakasalumuhan nila. Tahimik silang namumuhay ng kanyang pamilya sa kanilang lugar, kasama ang kanilang dalawang anak na babae at isa pang anak ni Laura sa una na 18 anyos na. Pero noong 2011, ang ina ni Laura na nangangalang Cynthia Sidebaca ay nagkaroon ng stroke. Dinala siya ni Laura sa kanilang bahay na mag-asawa at inalagaan hanggang sa gumaling ito. Pero magmula noon, hindi na umalis si Cynthia sa kanila at ang guest house na tinitigilan nito ay ginawa na niyang permanenteng tirahan. Tutol si Joe Ward na permanenteng manirahan ang biyanan sa kanila. Hindi lang niya maharangan ang gusto ng asawa dahil ina niya yon. Kaya hinayaan na lamang niya na manatili doon si Cynthia. Pero itong kanyang biyanan ay napakapasaway. Dapat dahil nakikitira siya sa bahay ng manugang, marunong siya makibagay. Bisyo ni Cynthia ang manigarilyo. Alam naman ito na ayaw ng kanyang manugang na maninigarilyo siya sa loob ng kanyang pamamahay, lalo na kung nandyan ang kanyang mga anak. Pero sige pa rin si Cynthia sa ginagawa. Naninigarilyo pa rin ito sa loob ng bahay at aalis lang pag nakitang padating si Joe Ward at naaaktuhan siya nito. Kaya ito ang madalas na pinagsisimula ng away ng mag-asawa. Kahit si Laura ay hindi na alam kung ano ang gagawin sa dalawa. Masakit na ang ulo niya sa mga ito. Hanggang sa nagdire-diretso na ang ganitong sitwasyon sa bahay nila at nagkakaroon na ng pasimpleng asaran sa pagitan ng dalawa. Kahit ang pinakawalang kwentang bagay ay pinagtatalunan ng mga ito. Minsan, habang nagdidilig si Joe Ward ng halaman at si Cynthia naman ay nasa may patio at naninigarilyo, pinasiritan siya ng tubig ng manugang at nakita ito ng pamangkin ni Cynthia. May pagkakataon din na itinapon ni Joe Ward ang abo ng asawa ni Cynthia pero sinabi nitong hindi niya sinasadyang maitapon yun. Pero para kay Cynthia, sinadya niya itong itapon dahil matagal na itong nagingit-ngit sa kanya. Ang isa pa sa madalas na pinagtatalunan nila ay ang pagdidisiplina ni Joe Ward sa kanyang mga anak. Para kay Cynthia, sobra at mahigpit masyado ang manugang sa kanyang mga apo. Parang batas militar ang kanyang pamamalakad sa bahay, samantalang mga bata lang sila. Kaya kung may galit sa kanya si Joe Ward, lalo naman siya sa kanya. Talagang galit at ngit-ngit din siya sa asal na kanyang manugang. Hindi siya iginagalang nito. Akala mo'y kung sino. Napakadami na ng atraso nito sa kanya. Pinalalampas lang niya. Pero sa susunod na makarinig na naman siya ng hindi maganda o gawa na naman siya ng hindi tama nito, siguradong may kalalagyan na sa kanya ang adalantadong manugang. Isang araw, pumasyal si Cynthia sa isang gun shop at nagtingin-tingin kung anong baril ang pwede niyang bilhin at kung magkano. Natipuhan niya ang isang 38 kalibreng baril at binili ito kasama ang isang kahong bala. Ngayon ay mag-iintay na lamang siya sa isang maling kilos ng manugang at siguradong todas ito sa kanya. At hindi nagtagal ang kanyang paghihintay. Makaraan lang ang 2 linggo, nagdiwang ang buong mag-anak ng ika-63 na kaarawan ni Cynthia at kasabay din ang spelling bee competition ng kanyang apo. Kaya lahat ay talagang masaya sa araw na ito. Pero ang masayang selebrasyon ay napalitan ng pagkadismaya nang ibuka ni Joe Ward ang kanyang bibig. Nakita kasi nito ang bihis ng kanyang biyanan patungo sa spelling bee ng kanyang anak. Sinabi nito kay Cynthia na hindi siya pwedeng pumunta sa kanyang suot para siyang tagabundok sa kanyang itsura. Pero para kay Cynthia, walang mali sa suot niya. Feeling nga niya,
kulola siya sa kanyang porma. Tapos sasabihin ang kanyang magaling na manugang na mukha siyang tagabundok. Dito na nagpanting ang tenga niya. Ito na ang tamang oras para kalusin ang matagal nang napunong salop. Walang imik siyang tumalikod at pumunta sa kanyang kotse at kinuha ang kanyang bagong biling 38 at binalikan si Joward na noon ay nakaupo at nakatalikod sa may patio ng bahay. Wala itong kamalay-malay na ito na ang kanyang huling sandali. Pinaputukan siya ng biyena ng sunod-sunod habang nakatalikod. Bumagsak si Joward sa lupa. Noon lang niya na-realize na binaril na pala siya ng biyanan. Nakita niya ang madilim na mukha nito. Nagmakaawa si Joward kay Cynthia at sinabing, "Lola, mahal po kita." Pero hindi natinag ng salitang narinig ang nag-aapoy na galit ng biyanan. Tumalikod ito at bumalik sa kanyang kotse at kinargahan pa uli ng 5 bala ang kanyang armas. Habang si Joward naman, bagamat sugatan, ay sinmantala ang pagkakataong gumapang at magtago, papasok sa loob ng kusina at inilak ang pinto. Pero hindi ito naging sagabal kay Cynthia para hindi iputok ang kanyang kargada. Inubos niya ang 5 punglo na lahat ay lumusot sa pinto pero ang iba ay dumiretso sa katawan ni Joward. Muli siyang bumalik sa kotse at kinargahan uli ng bago ang baril at muling inubos ang bala sa di nakikitang target sa likod ng pinto. Hanggang sa wakas, naubos rin ang punglo ni Cynthia at tumigil din ito. Nagtamo si Joward ng 12 tama sa iba't ibang parte ng katawan. Ang iba ay tumama sa sahig. Walang anumang umalis si Cynthia sa crime scene at iniwang agaw buhay ang manugang at dumiretso sa isang cafe at umorder ng bacon and eggs. Siyempre naman, birthday niya kaya. Matapos kumain, nagtungo siya sa kasino at nagsugal ng 2 oras. Bago umuwi, dumaan muna siya sa isang diner para magkape. Pero di na niya natapos ang kanyang kape dahil dinampot na siya ng mga pulis. Habang ini-interview ng mga otoridad, napansin nilang kakaiba ang kilos ni Cynthia. Inamin nito ang ginawa sa manugang pero hindi niya alam kung namatay ito. Sinabi ng mga otoridad na nasawi si Joward. Bigla itong bumunghalit ng iyak pero agad ding nagbunyi at nagsisisigaw ng magaling-magaling habang pumapalakpak. Masaya si Cynthia sa narinig. Nang tinanong siya kung anong masasabi niya sa kanyang manugang, nag-thumbs down ang matanda. Sinabi nitong minamaltrato siya ng kanyang manugang at ang buong pamilya. Sinabi din nito na pinagtangka ni Joward ang kanyang anak minsan. Hindi na lamang siya kumibo. Pero sumusobra na ito, kaya pinagplanuhan niya itong iligpit. At bilang preparasyon, talagang nag-practice muna siyang bumarel sa isang shooting range bago dumating ang araw na yon para siguradong walang mintis ang kanyang target. Sinabihan na niya ang anak na si Laura dati pa na masama ang ugali ng magiging asawa pero hindi ito nakinig sa kanya. Matapos ang interogasyon, binigyan si Cynthia ng pagkakataon na makapagpaalam sa kanyang pamilya dahil i-detain na siya mula sa araw na yon. Lahat ay yumakap kay Cynthia at nagpaalam, maging ang kanyang anak na ngayon ay binalo niya ay yumakap din sa kanya. Pero ang kanyang bunsong apo ay galit sa kanya. Nang hiniling ni Cynthia na lumapit ito sa kanya, sinabi ng bata, "Hindi, pinatay mo si Daddy." Tumistigo si Laura sa panig ng kanyang ina. Sinabi ng abogado ni Cynthia na nagdilim ang paningin nito nang laitin siya ng kanyang manugang. Ang galit nito ay naipon ng naipon dahil sa nakikitang pang-aabuso ni Joward sa kanyang asawa at mga anak. Sinabi pa ng kanyang abogado na gusto lamang protektahan ni Cynthia ang kanyang pamilya. Hindi niya iniligpit ang biktima dahil ganid siya at pinag-iintresan ang kung anong maiiwan ng kanyang manugang. Nangyari ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya. At hiniling sa korte na patawan na lang si Cynthia
ng mas mababang kaso na manslaughter sa halip na murder. Magkaganon man, hindi sila pinakinggan ng korte. Tumagal ang paglilitis ng 2 araw at nahatulan si Cynthia ng first degree murder. Makukulong siya ng 50 years to life. Ibig sabihin, pwede pa rin siyang maparol pero after 50 years pa, na imposible na rin mangyari sa edad niyang yun. Binigyan si Cynthia ng korte ng pagkakataong magsalita bago siya ihatid sa magiging permanenteng tirahan. Humingi ito ng sorry habang umiiyak. Sa tindi ng kanyang nararamdamang emosyon, hindi na ito makapagsalita at wala itong nasabi kundi sorry sa pagitan ng mga hikbi. Nagsalita din ang kanyang anak na si Laura. Sinabi nitong mahal niya ang kanyang asawa at mahal din niya ang kanyang ina. Trahedya ang nangyari sa kanyang pamilya. Sana'y mula sa araw na yon ay magsimula na ang kanilang paghilom at makapag-move on silang lahat.